Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Carol Jean P. Balatbat. Ang video po na ito ay para sa aming paaralan lamang. At ito po ay aming midterm examination po sa kontekstualisado sa komunikasyon. Ang video po na ito ay tumatalakay sa martial law. Isang paalala lamang po, wala po akong pinapanigan. Hindi po ako maka-pro Marcos o hindi rin po ako anti-Marcos. Hindi rin po ako dilawan. Ito po ang pag-uusapan natin. Gusto lang po natin bigyan ng impormasyon lahat ng kabataan ngayon. At bigyan ko rin linaw na kung bakit natin kailangan pag-aralan ito at muling balikan. Ngayon po, ang pamagat ng aking video ay pinamagatang Makeup Murder History. Opo, alam ko pong katunog ng kay Bailey Sarian kasi inspired po doon. Ito talagang video na ito. Tuwing gabi, yun po talaga ang aking pinapanood bago matulog. Yun lamang po at magsimula na tayo. Paano nga ba naungkat itong paksang martial law? Bakit ba natin pinag-aaralan itong martial law? Bakit ba kailangan nating balikan yung mga nakaraan? Dapat na hindi na. Charot. Tayo sa panahong iyon, hindi natin nasaksihang personal ang mga pangyayari. Maraming pagsasadula sa pamamagitan ng palabas tulad ng eskapo, interview, tula, pagsasalaysay sa balita, mga taong nakasaksi at sa mga lumang diyaryong nailimbag na patago sa panahong iyon. Hindi daw naging maganda ang resulta ng martial law lalo na sa buhay sa panahong ito. Sa aking mga nabasa na pag-aralan, narinig at sa mga kwento, noong sila ay nasa panahon ng paumuno ng dating Pangulong Marcos ay ilan sa mga naka-impluensya sa akin kung ano nga ba ang mga nalalaman ko tungkol sa martial law. Sa aking pagtalakay ng mga pangyayari, alam ko at base sa aking pangunawa, karumaduman ang mga pangyayari noong panahon ni Marcos. Ngunit bago tayo humantong sa mga pangyayaring iyon, balikan natin ang simula. Ngunit, gusto ko lamang ipahitid sa inyo na itong mga nalalaman ko ay base sa play na pinanood ko na pinamagatang Game of Thrones. Available siya sa YouTube, guys. Ililink ko na lang siguro dyan sa baba or sa taas kung saan nyo pwedeng makita. At na yun bago nyo panoorin ang aking salaysay. Ito ngayon ang social media bilang plataforma para maipahatid sa inyo ang mga impormasyon na aking nalalaman at magsalaysay ng mga kwento na hindi nyo pa naririnig or narinig nyo na rin talaga. Ginagamit ko ngayon ang YouTube, Facebook, Instagram at Twitter at iba pang plataforma na social media na pwedeng nyong ma-access agad-agad sa internet. Ayan, itatry ko talaga guys na magtagalog ng pure pero pag hindi ko na kaya, alam nyo na, sir, sana po walang bawas. Kilalanin muna natin si Pangulong Marcos. Ang kanyang buong pangalan ay Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Hingil sa aking kaalaman noong Disyembre, 1965, inihalal siya bilang 10th presidente ng Republika ng Pilipinas. Nagtapos ang kanyang pamumuno noong Pebrero, 1986. Maganda raw ang naging simula ng takbo ng kanyang pamumuno. Siya ay sinasabing matalino, matapang, mayaman, eksperto sa romansa at tuso. Paalala lamang, ang mga pahayag ko ay sariling opinion lamang at buod lamang ito ng aking mga nalalaman tungkol sa martial law. Nagsimula ang martial law sa planong pagtatangka sa buhay ni Juan Ponce Enrile na isa sa dating kalihim ng kagawaran ng tanggulang pangbansa kung saan marami ang hindi naniniwala na may mga taong kayang magbalak at magsagawa ng tinatawag nilang ambush. Kung sa pinaniniwalang hindi ito totoo at ginawa lamang upang may patupad ang martial law dahil sa kagustuang palawakin at patagalin ang pamumuno ni Pangulong Marcos. Sinasabi na ang martial law ay hindi one man entity. Ang ibig sabihin ay hindi lamang iisang tao ang nasa likod ng martial law. May tinatawag na Rolex 12 na kamakailan ay ibinago at ginawang Omega 12. Ngunit mas kilala sila sa tawag na Rolex 12 kung saan ang mga miyembro ay binubuo ng mga malalapit at malalakas na mga tauhan ni Marcos na kasama niya sa pamumuno. Ang mga Rolex na mga relo ay ibinigay na regalo bilang tugon sa pagsapi sa kanya. Sila ay may mga paandar ng mga kasamaan at kasakiman, okay, na nagresulta sa paglabag ng karapatang pantao.
pagnanakaw ng buwis ng bayan, pagpatay, pagpapasakit, pag-aresto ng hindi dumadaan sa tamang proseso at pagpapalawak ng kayamanan sa maling paraan. Dito po papasok yung ideya na meron daw tayong utang na hindi natin mabayad-bayaran kahit na magkaapo pa tayo. Amazing! Parang forever na daw. Totoo bang may forever? Sana, charot. Meron din issue sa ABS-CBN. Ay, parang alam ko yan. Hindi yung ngayon ha, noong martial law. Pansamantala daw, isinara ang mga istasyon ng radyo, istasyon ng telebisyon, at yung mga limbagan, yung palibagan ng mga dyaryo. Ayan, so wala talaga tayong makikita daw na mga artikulo na laban sa gobyerno. Ngayon, dito po papasok din si Ninoy Aquino, napakatapang nun, no? Lahat ng mga clip na napanood ko sa kanya, nakapagsalita siya ng laban sa gobyerno. At ayaw niya talaga sa administrasyon ni Marcos. Kasi nga, eto na, dito na talaga, eto na. Sabi-sabi na may hino-stage daw itong mga Marcos kahit na pumirma na ang mga Lopez na ibigay ang mga ari-arian nila dito. Pansamantala yun ha, kasi merong balita na hindi naman daw yung totoo at pinaliwanag ito ni Juan Ponce Enrile. Kamakailan lang yun. Sa dami ng mga biktima, sa dami ng mga nawawalang tao noong panahon ng martial law, talagang mapapasabi ka, ay, talagang masama ang naging takbo nito. Yung dictatorship talagang hindi naging maganda. Maraming pinadukot, ipinapatay, ipinatapon, at hindi binigyan ng disenteng libingan. Yan ang mga biktima noong panahon ng martial law. Meron ding binugbog, kinahasa, aw. Dahil hindi lamang sumunod sa mga kagustuhan ng militar, alam nyo na. Talaga yung Rolex 12, di lang si Marcos. Kasama na rin dito ang kanyang kasintahan na si Imelda Marcos, mga militar, kapulisan, lahat yan kasabwat. Sabi lahat daw ng rebelde taliwas sa gobyerno, mapa-aktivista o supersibo, o mamayan lamang na ayaw sa pamahalaan, ay kadalasan pinapatay at misto lang nawawala na lamang. Ayan, dyan na nga po papasok yung mga biktima. Ang dami doon, dun sa play, may kita nyo, nakakaawan, nakakaantig ng puso. Walang katarungan, walang may kayang lumaban, walang kalayaan. Nabuhay tayo, nabuhay pala sila, hindi tayo. Nabuhay sila sa takot at ngayon ay ibinaon na lamang ito sa limot. Bawal lang lahat talaga noon, bawal lang tumutol, bawal lang mahaba buhok. Kapag ikaw ay isang leader sa isang paaralan, ikay paghihinalaan. Pag naabutan ka ng curfew, nako, patay ka na. Lagot tayo, lagot sila pala. Kasi ngayon din, 'di ba, kapag may curfew, lagot din tayo. Ang mga salita hinaing natutol ay hindi rin maaaring makarating sa kinauukulan. Lahat ng mga krimen pinagtatakpan, alam nyo 'yan. Talagang may mga mga kakilala sa matataas na ranggo eh, kaya ayan napagtatakpan ng mga krimen. Hindi natin mahanap ang hustisya na kailangan natin, hindi natin makamit. Lahat ng mga bagay na dapat nating malaman sa mga kwento ng mga pinatay at ang mga nakasaksi ay ipinatahimik o idinadamay na sa kanilang hantungang kamatayan. Napakasaklap ng mga fate ng mga tao noon, no? Pero ayun, at least tapos na. Pero bakit ba natin to kailangan balikan? Para sa akin ha, kailangan natin balikan kasi kailangan natin malaman yung mga nangyari noon at nang hindi na maulit. We live in a democratic country, 'di ba? Malaya tayo nakakapagsalita, lalo na sa social media, mag-comment ka lang eh, 'di ba? Kahit na hindi ka sang-ayon or sang-ayon ka dun sa isang bagay, napapa-comment ka talaga. Kung halimbawa, gusto mo, magko-comment ka. Ayaw mo, magko-comment ka pa rin. Lahat ng sa loobin natin, sobrang open na ngayon, hindi ka tulad dati, bawal. Paumanhin na atching po ako doon. Ayun nga, so sobrang bigat na ng pakiramdam natin sa mga kwento ko, no? Ngayon, pumunta naman tayo sa mga magagandang naidulot ng pamumuno ni Marcos. Konti lang ang nakalap ko, lalo na dun sa play. Ang sabi, yung mga mayayaman, yung mga nasa middle class, natulungan niya lumago ang mga
business. Pero yung mga talagang mayayaman, hindi. Kasi ninanakawan nga raw nila. Okay, negative lang naman. Positive nga. Yung SLEX, NLEX, MRT, LRT, ayan. Galing yan sa administrasyon ni Marcos. Sila ang nagsimula ng mga proyektong iyan. Kaya meron din namang magandang na idudulot, 'di ba? Lahat naman ng sitwasyon merong positive tsaka negative side. 'Yun nga lang, dito sa martial law mas marami daw yung negatibo. Ngayon, tatanungin ko kayong lahat. Natin malaman 'to. Paulit-ulit 'yan. Kailangan ba nating alamin? E tapos na nga. Oo, kailangan pa rin. Syempre, mahalaga na mulat, may alam, paninindigan, mapanuri. Marunong magtimbang kung ano ang tama at mali, ano ang totoo sa hindi, mabusisi, at matalino sa paggamit ng boses at isip, lalo na ang mga kabataan ngayon na madali nga lang mag-voice out ng kanilang mga opinion, lalo na sa comment section. Alamin ang katotohanan ng dalawang panig. Ayun, panig yung side. Pagtimbangin, suriin, at bigyan pansin ng mga isyong ito. Itong mga isyo na to na may kinalaman sa bayan natin, kailangan talaga nating alamin. Bilang isang Pilipino, marahil nabanggit na hindi man tayo buhay noong mga panahong iyon, alam natin na masama. Alam natin kung ano yung masama, morality, di ba? Dapat natin malaman ang nakaraan ng ating mga magulang, mga ninuno, kamag-anak natin noon na nabuhay noon, lalo na yung mga totoong pangyayari na sa kasalukuyan ay talagang nakakaapekto. Lahat ng mga kamaliang nagawa ay sana maitama at maiwasan natin. Ayun na, papasok na tayo sa revolusyon. Maria Corazon C. Aquino, mas kilala sa tawag na Cory Aquino. Siya ang asawa ni Ninoy Aquino, obviously Aquino nga. Siya ang nagtapos ng mahabang panahon ng diktador ni Ferdinand Marcos. Ang lahat ng tao ay may sariling abilidad, wala sa edad o sa kasarian yan. Pinatunayan ito ni Pangulong Cory Aquino. To step down now so that we can have a peaceful transition of government. Ito ay talagang women's power. Pinatunayan ni Cory talaga yun. Ngayon, nabunyag lahat ng mga sikreto, mga pagnanakaw at mga kasamaan na patuloy na pag-iimbestiga hanggang sa kasalukuyan. Share ko lang ha, naniwala ako dati sa 1 peso is to 1 dollar. Ang yaman natin nun, pero hindi pala yung totoo, fake news yun. So, kayo maniniwala doon, hindi yun totoo. Hindi man natin masasabi ang mga pangyayari ng eksakto, hindi naman kasi talaga eh. Pero may sapat na mga ebidensya at mga malinaw na impormasyon mula sa mga taong nakaranas nito. Pagamat natural sa tao ang kumilatis at may karapatan tayo kung saan tayo dapat maniwala at saan tayo pumanig sapagkat hanggang ngayon ay mayroon sang-ayon sa estilo ng pamamahala ni Marcos. Ayun na nga, pumapasok yung mga pro-Marcos. Pero ngayon bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, sa mga kwento ng mga naririnig ko at sa mga nababasa kong artikulo, sila ang mga taong nakaranas ng mga kasamaan at kalupitan ng militar at kapulisan. Nadakip, kinulong, ginutom. Gayunpaman, sa aking palagay, matapos panoorin ang pagsasadula, favorite ko na talaga yon, mas naliwanagan ako at sa mga fake news na akala ko'y totoo at naitama ang mga naitama niya talaga yung mga maling impormasyon dun sa nasabing palabas. Kung tutusin guys, sobrang ganda ng teknolohiya, yung gamit pa ng teknolohiya para maipahatid ng pangmaramihan agad sa malaking audience yung mga dapat nating sabihin, dapat nating malaman. Ngayon, ginagamit ko ngayon itong YouTube video na to bilang isang gimmick kung saan pinapakita ko sa inyo ang makeup ko. At this shows my makeup, patriotism, talaga ginamit ko lahat ng primary colors. Trinay ko talagang i-blend well sila sa aking look para naman mabigyan kayo ng idea sa gimmick na pwede nating gawin para panoorin tayong lahat, 'di ba? Napakalaganap ng vlogging ngayon lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya masarap din na manood lang, maupo at manood. Pero bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino, lagi tayong nakaupo lang ngayon kasi nag-aantay tayo sa vaccine, 'di ba? Maganda na malaman natin 'tong mga ganitong issue kasi
ito, may kinalaman nga ito sa ating bansa. Kaya maganda na dapat talaga natin siyang malaman. Ngayon, gamitin natin ang mga impormasyon na nakalap natin at maging maingat tayo at mapanuri. Yun lamang po at salamat sa inyong oras, pakikinig sa akin. Ako po ulit, si Carol Jean P. Balatbat, first year college. At signing off. Boses ng kabataan, ating pakinggan. Mga isyong kinalimutan, ating balikan. Ito'y may kinalaman sa ating bayan. Ang karapatan ay dapat ipaglaban. Piliin